Mga Dre, Mingson here. So, short vlog lang para sa inyo regarding dun sa guide ng tornilyo or bolt guide na kunyari, if ever na talaglaga kayo ng tornilyo, naputulang kayo ng tornilyo habang nasa biyahe kayo, magkakaroon kayo ng idea kung ano yung sukat ng tornilyo na kailangan nyo, kung ano yung size, kung ano yung diameter. So, this is about bolt guide, mga Dre, guide ng mga tornilyo. So, shoutout nga pala kay Ace Precision dahil si Ace Precision Motor Parts ang nagbigay sa atin ng bolt guide nito at napaka-useful talaga. So, without further ado, mga Dre, simulan na natin to. So, mga Dre, ito yung bolt guide na sinend sa atin ni Ace Precision Motor Parts ng Bunlo, Bukaway, Bulacan. So, paano to gamitin? Para malaman natin kung tama yung size ng bolt natin, syempre, nagamit tayo nito. So, para magamit natin to ng accurate, mga Dre, i-zoom in natin itong bolt guide. Kailangan maganda tayo ng Philippine money, mga Dre. Kailangan yung Philippine money natin, kasukat nitong Philippine money na nakalagay dito sa bolt guide natin, mga Dre. So, kapag kasukat na siya, ang gagawin nyo lang, i-screenshot nyo siya para makuha nyo yung tamang sukat ng tornilyo. So, testing natin ha. Ayan, sakto na siya ha. Tapos, gagawin natin, screenshot. Ayan, screenshot na tayo. So, yung mga Dre, ito na yung bolt guide natin. So, double check natin yung 20 peso bill. Dapat kasukat na itong 50 pesos natin sa punong nabuhay. Ayan, para maging accurate yung pagsukat natin sa tornilyo. So, explain ko muna sa inyo itong guide. Itong kulay pulang linya na anim yung kanto, ito yung sukat nung ulo nung nung tornilyo na gagamitin natin. So, para malaman mo kung anong size ng pamihit, ito yung guide ng kulay pula. Itong kulay blue naman na bilog dun sa gitna, yun yung size nung tornilyo na yung bilog niya. So, para malaman mo kung gaano kalaki, kung ilang millimeter yung tornilyo. And then, kung sa baba naman, ito yung haba, syempre. So, since accurate itong bolt guide natin, meron tayo tatlong klaseng tornilyo. Ito, yan. Pasensya na kayo sa kuko. Dahil nag-aisa ko ng matatarina. Iba-iba sukat niya. Yan, iba-iba sukat. So, sukatin natin itong pinaka-manipis. Ito, pag pinalagay natin sa dito sa 5, medyo labas yung thread niya sa bilog. Pag nilagay natin sa dito sa 6, yan, sakto siya. Ibig sabihin, 6mm itong taba, itong taba niyang tornilyo. And then, para masukat mo kung anong size yung ulo ng tornilyo, dikit mo lang dito sa cellphone mo, hanggang sa mabasag. Dikit lang. Ayan. Hey. Dawa na double tap, sorry. Hindi natin. Ayan. So, dito yan, magpo-fall sa 8mm. So, yung pamihit mo, 8mm. Tapos, yung haba naman niya ay, hindi kasama, pag susukatin nyo yung haba nito, mga Dre, hindi po kasama yung ulo, ha? Para maging accurate. Ayan. So, ayan po yung sukat niya. Magsisimula sa 0. So, ang haba niya ay 30mm. So, nasukat na natin itong isa. Sukatin naman natin itong susunod. Stainless na Allen. Standard din yung ulo. So ngayon ito mag-fall. Nasa 8 ba? Parang hindi yata. Yan. Dito siya mag-fall. So, yung size niya ay 8mm. Tapos yung ulo naman niya ay sakto. 12mm. So, para malaman natin yung haba, lagay natin dito sa ilalim. Hindi po kasama ulit yung ulo. Yan. Pwede yung haba niya ay 25mm. So, diba? And lastly, yung pinakamalaki natin yung tornilyo. So, para malaman natin yung sukat, dito yan. So, itong dito naman, sakto yung thread. Hindi siya pwede dito, sobra siya dito. Pagka, sobrat natin. Kailangan talaga dito. Ayan, diba? Sakto. So, para manamin natin yung ulo, ayan, ito malaki. Dito naman,
Yun, 14. Pasensya na kayo, nanginginig ako. 14 ba sa 12? What ba? Alit sa 12. Kaya nagpo-fall siya sa 14. So yung mga dre, 14mm yung head nito. Tapos yung haba naman ay pakita natin. Ayan, nasa takpan ng GoPro. Ayan, nasa 55mm yung haba niya. So yung mga dre, so napukat natin, di ba? Kung sakaling wala ka sa bahay, wala kang panukat, wala kang ruler na dala, ito yung magandang bolt guide na pwede mong save sa cellphone, mga dre, para masukat mo yung size ng turnilyo ang kailangan mo. So syempre mga dre, bago ko tapusin tong bolt guide na to, maraming maraming salamat ulit kay Ace Precision Motor Parts, dahil nung una yung sponsor nila tayo ng caliper set front and rear para sa Raider 150 Fi natin. Bali check nyo eh, makikita nyo din sa screen yung mga applicable motorcycles na plug and play yung caliper set na F-Series na Racing Boy. Tapos binihiyaan niya ulit tayo ng panibagong caliper na pang front. So unbox natin mga dre. Ayan siya, Racing Boy caliper na pang front. Pang ano motor to? Pang Honda Click. So ayan, pang Honda Click yung caliper niya. Pag bumili kayo nito mga dre ng set, nasa 3,850 pesos isang set niya. Pag gumamit kayo ng voucher ko na Jane Min X, yun, meron kayo magiging discount kapag bumili kayo nito. Maganda rito sa caliper na to mga dre, yung caliper na to, in case na for example, naupod na yung brake pad mo, ubos na siya, hindi ka mamamoblema na bumili ng brake pad dahil available yung brake pad niya sa market. Ibig sabihin, kahit hindi Racing Boy yung brake pad na bibiling mo, pwede kang gumamit ng pang ano ba to, pang front, pang Honda Wave 125 na front brake pad. So fit siya dito mga dre, kahit yung mga aftermarket na brake pad, basta pang Honda 125 swak dito. Yung pang likod naman na caliper, ang swak na brake pad doon ay pang Raider 150 carb o kaya yung pang Sniper 150 or Sniper King na brake pad yung sa rear caliper. Yun. So mga dre, ang kulay nito ay anim. Meron siyang kulay blue, yellow, orange, meron siyang silver, meron siyang black, tapos ano pa yung isang nomis, yun, nakikita nyo sa screen, sorry nakalimuto ko isa. So yung mga dre, mura pagka kay Ace Precision Motor Parts kayo bumili, so for sure magkakaroon kayo ng discount kapag ginamit nyo yung voucher code ko. So that's pretty much it for this vlog mga dre. Sana may natutunan kayo about dun sa bolt guide. Meron kayong bolt guide on the go na nakasave sa cellphone nyo. So yung mga dre, hindi ko na pahabahin to. See you on my next vlog. See you. Time roll.